Sa bathroom at saka rito si Lito, isang waiter, tapos tumutulong-tulong na rin sa buong hotel ng Casaway Hotel. Napakalayo, grabe, napakalayo. Pero tinanggap ko na sa akin buong puso kasi ako naman, as an actor, kailangan isip ko sa akin yung pagiging manyakis dito na lagi nakatingin sa dibdib ng Mercedes. Abang pag kinakausap siya. Hindi, ito kasi yung si Lito kasi dito, may pagnanasa. Yung lumapas na yung pagiging crush niya eh. Nagkaroon na ng attractive na siya sa physical appearance ni Mercedes Cabral. Kaya laging kapag kinakausap siya ng Mercedes, kung saan siya nakatingin, hindi siya nakafocus sa sinasabi. Nakafocus siya sa katawan ni Mercedes Cabral. Sa mga ibang pelikula kasi, dalawang salita lang sinasabi ko, hi, hello, tapos na. Dito mahaba yung nalawa yung exposure ko. Lalo na kay Surreal Films, yan, ganda na lang ganyan. Hindi, dito naman kasi, Ro, kahit anong gawin mo, ito, nakasama ko pa ng matagal si Archie, kaya nakapalagay ako ng loob, maganda yung rapport namin dito. Tapos, ayun, malaya. Nakaka-arte, hindi nga arte, parang wala lang, parang natural lang yung ginagawa namin dito, kaya maganda. Dergayan ako ng kasabay niya, tapos sinasabunutan ako pag hindi tama yung ginagawa. Binubuhusan ako ng loob, hindi tama yan! Ginagano'n ako. Pero, pwede naman sa sariyan, parang nung unang mga namin, isang araw, naiyapang akong tawaging direct yan kasi tao ko lang dyan siya. Tapos, yun naman, okay naman siya na magano, first step niyong mag-direct. Pero nung pa naman, ng PBB pa lang, kahit pa paano na nakikita ko lang na minsan siya rin yung nagpamando sa mga staff. Parang, kumbaga dito, as director na talaga, parang nakaka-proud din na isa sa mga naging kasama ko rin, naging director pa rin. Sana, sa susunod niyang pelikula, ganun pa rin, makasama pa rin ako. Okay, kahit konti lang yung araw na pinagsamahan namin at na shooting days, o baga naman na bonding din naman kami, nakakusap-usap, may coffee break, yan, no, siyempre, si Ripley Villana, si Mercedes Cabral, nakakausap ko rin. Okay naman, si Archie naman, lagi ko naman nakakausap na rin yan, nakakasama, kaya, kumbaga, yun, kakatanungan din, mga ibang project, mga ibang photo, nagbibigay rin ng advice, nahingi rin ako ng advice kung paano yung tamang pag-impla na guys, ng tamang pag-impla ng kung paano i-aat yung ganito. Kasi ito yung first time ko sa indie film. Yung, alam mo, madaling araw na yun, yung unforgettable moment na hindi ko alam na si ba, kung nakikita mo naman si Ripi J. Bila, nakala mo seryoso man mo. Pero ito pala, pag nasimula mong bumungis-ngis, tumawa na, dire-diretso na siya. ilang take na rin mo. Ako, hindi ako natawa sa eksena, natawa ako sa kanya eh. Kasi kahit konti lang yung kita sa kanya ng camera, pero kita mo yung baligat niya, gumagalo, kaya nakakatawa rin siya. Unforgettable scene yung sa naiya ako nung kay Mercedes Cabral kasi hindi ko talaga gawain yun eh. Yung tuwingin sa dibdib na may dibdib. Kasi may dibdib din naman ako eh. Yan nga yun sa may yung first time namin magkasin sa yung eksena namin sa may reception. Talagang kahit kukusap ako ni Mercedes doon ako nakatingin sa dibdib niya. Parang naiya ako kay Mercedes Cabral. Sabi naman niya, sabi okay lang daw. O sige, okay pala eh. Sige. Babad natin ang tingin. Sabi niya, sige daw eh. Pero yun naman para sa eksena lang. Ako naman, yung character lang talaga. Tapos, tinanong ako si Direk Ian. Paano ba yung Direk Ian talaga? Maging natural ka.
Bad Romance po, malapit na po sa November po, talaga pong pinagalo pong nakakilig. Nakakilig po dito si Archie tsaka ako. Hindi po, nakakilig din po. Nakakatawa, nakakatuwa at nakakatakot. Yan po talaga yung mga apat na mararamdaman niyo po dito po sa pelikula po. Kaya po, huwag niyo po palalapasin po ang Bad Romance. Panoodin niyo po.